Nabubuhay tayo sa isang busy o abalang mundo. Ayon nga kay Worsby, this world is run by busiest leaders to the busiest people. Malimit na maraming bagay na dapat gawin, pero kaunti na lang ang panahon. Halos lahat ng tao sa amang lugar ay busy sa trabaho, paglilibang, sa pag-aaral, at iba pa. Kuliro at stress sa sunod-sunod na gawain. Maraming deadlines at overload sa trabaho. Ang iba naman, kahit nakauwi na sa tahanan, ay abala pa rin sa pagbubukas ng laptop, cellphone, o iPad para sa social media. Kaya sa gitna ng lahat ng kabalahang ito, maraming pamilya ngayon ang wala ng family time. Gano'n ba kahalaga na meron tayong panahon para sa pamilya? Ang pinaka-purpose ng family time ay para lumikha ng mga pagkakataon para sa lahat ng mga membro ng pamilya na mahalin at maunawaan ang bawat isa. Sa prosesong ito, lalaki ang mga anak ng masaya at marunong makibagay. Ngayon, narito ang anim na mga benepisyo sa pagkakaroon ng family time. Una, tinataguyod nito ang komunikasyon. Ang pagsasama bilang isang pamilya ay lumilikha ng mga pagkakataon para sa mahalagang diskusyon sa pamilya. Ang mga anak ay mas magiging open sa kanilang mga magulang kapag palaging may quality time na magkasama. Marahil meron silang mga katanungan na nais nilang masagot o nagkakaproblema at nangangailangan ng iyong payo. Ang paggugol ng oras na magkasama ay maaaring magbigay ng lakas ng loob sa mga anak na magtanong ng mga isyong gumugulo sa kanila. Pangalawa, tumutulong sa pagbuo ng kumpiyansa sa sarili. Ang paggugol ng oras na magkasama ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga magulang na matuklasan kung ano ang mga strengths at weaknesses ng kanilang mga anak. Binubuksan din nito ang pintuan sa pagbabahagi ng bagong mga karanasan na makakatulong sa pagbuo ng kumpiyansa sa sarili. Pangatlo, nagbibigay ng mga pagkakataon na maging huwaran. Ang mga magulang ay ang pinakadakila at pinakamaimpluwensyang guro ng isang bata. Ang paggugol ng oras bilang isang pamilya ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga magulang na maging huwaran sa pag-uugali na inaasahan nila sa kanilang mga anak. Mahalagang makita ng mga bata kung paano makayana ng mga magulang ang mga panganib, problema, at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Lahat tayo ay lumalaki sa mga bersyon ng ating sariling mga magulang sa ilang mga bahagi. Pangapat, nagtuturo sa mga bata ng mahalagang kasanayan sa pakikisalamuha. Mahalaga ang kasanayang pakikisalamuha sa pagbibinata at pagdadalaga. Maaring maging hamon o maaring maging hamon para sa mga kabataan na maunawaan ang naaangkop na behavior sa pakikipagkapwa. Ang pagkakaroon ng quality time sa pamilya ay nagbibigay daan para masanay ang mga bata sa pakikisalamuha sa iba. Panglima, nagpapabuti ng kalusugan ng pag-iisip. Kapag gumugugol ng oras na magkasama, na ilalabas ng mga bata ang kanilang mga saloobin at damdamin at nakakahingi ng payo
tungkol sa mga isyong gumugulo sa kanila. Ang pakikilahog sa masaya, ibinabahaging karanasan, ay maaari ding magkaroon ng malalim na epekto sa kabutihan sa kaisipan. Ang pagkakaroon ng maganda at positibong pakikipag-ugnayan ay kilalang nakakabawas ng stress hormones at tumutulong na pakalmahin ang katawan at isipan. Ang pang-anim at panghuli, tumutulong sa isang bata na makaramdam ng pagmamahal. Kung ang isang bata ay nabibigyan ng buong atensyon, mararamdaman nilang sila'y minamahal at mahalaga. Ito'y patuloy na mapapangalagaan sa pagkakaroon ng masayang karanasan sa paggawang magkakasama. Maipapakita rin nito na nais mong gumugol ng oras sa iyong mga anak kahit na sa kabila ng lahat ng kabalahan. Ang susi sa paggugol ng positibong panahon sa pamilya na mapapaghusay sa mga positibong relasyon ay ang pagbibigay ng buong pansin. Huwag mag-schedule ng family time kung ang iyong isipan ay nakatuon sa ibang mga alalahanin. Kung tayong pamilya ay nangangailangan ng family time para mas mapabuti ang ating relasyon sa isa't isa, ang Diyos din naman ay nagmamahal sa atin, ay naglaan ng natatanging panahon para siya'y alalahanin, kilalanin, at sambahin bilang manlalalang. Nasa pamamagitan ng araw na ito ay maaari tayong magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Ito ay ang araw ng Sabbath. Ano nga ba ang araw ng Sabbath at gaano ito kahalaga sa atin bilang tagasunod ni Kristo? Sisimulan natin ang pag-aaral sa pasimula sa Genesis. Ang kamanghamanghang mundo na meron tayo ngayon ay nilikha sa loob ng 6 na literal na araw. Nagsalita ang ating manlalalang at ang mundo ay umiral. Nilagyan ito ng Panginoon ng liwanag at nagkaroon ng kapaligiran. Pinakintab ito ng mga dumadaloy na batis at umaagos na mga ilog. Kinulayan ng magagandang bulaklak at halaman. Binigyang buhay ng mga kahanga-hangang nabubuhay na nilalang. Araw-araw, sa tuwing nakikita ng Diyos ang kanyang gawa, sinasabi niyang, mabuti. At pagkatapos ay dumating ang pinakadakilang tagumpay ng paglalang. Sinabi ng Diyos sa Genesis Kapitulo 1, ang talata ay 26 at 27, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, sila nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Hindi makakatanggap ng higit na karangalan ng tao kung hindi na ipakita ng Diyos ang higit na dakilang pag-ibig. Ang lahi ng tao ay obra maestra ng Diyos, ang layunin ng kanyang dakilang pag-ibig. Matapos ang paglalang kina Adan at Eva sa 6 na araw, sinasabi sa Biblia sa Genesis Kapitulo 2, ang talata ay 1. Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. 6 na araw lamang na paggawa at ang paglikha ay tapos na. Napakaliit ng panahon, ngunit hindi para sa Diyos. Ang tala ng paglikha ay hindi natapos sa 6 na araw.
Ayon sa Genesis Kapitulo 2, talatang 2 at 3, nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Nagpahinga ang Diyos. Bakit? Siya ay nasiyahan sa kanyang mga nagawa sa unang anim na araw sa mundo. Pagkatapos, ang Diyos ay gumawa ng isang bagay na sadyang mahalaga. Ayon sa talatang 3, at binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ang ikapitong araw na Sabbath na ibinigay sa paglalang ay dapat maging panghabang panahong paalaala ng Diyos sa ating pinagmulan. Tingnan natin ang tatlong espesipikong ginawa ng Diyos sa ikapitong araw. Una, binasbasan ito ng Diyos. Sinasabi ng Biblia, binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw. Ginawa niya ang ikapitong araw na isang walang katapusang bukal ng espiritual na pagpapanariwa para sa kanyang bayan at sa lahat pa na darating. Pangalawa, pinakabanal niya ito. Pinabanal niya ang ikapitong araw, ibinukod niya ito bilang isang banal na araw. Isang espesyal na panahon sa bawat pitong araw para patuloy na paalalahanan tayo sa ating mga pinagmulan. Pangatlo, nagpahinga siya rito. Hindi sinasabi ng Biblia na binasbasan ng Diyos ang unang araw, ang pangatlong araw, ang ikalimang araw, o anumang iba pang araw maliban sa ikapito. At kung ano ang binasbasan ng Diyos ayon sa unang Kronika, Kapitulo 17, talatang 27, ay pinagpapala niya magpakailanman. Ang pagbibigay basbas ay paglalagay sa isang bagay ng presensya ng Diyos. Binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw sa pamamagitan ng paggawa nito bilang walang hanggang tanda ng kanyang makapangyarihang paglalang at walang hanggang pag-ibig. Nagpahinga siya sa ikapitong araw, hindi dahil sa pagod siya, ngunit dahil alam niyang napapagod tayo. Pinabanal ng Diyos ang ikapitong araw, ibinukod niya ito para sa banal na paggamit. Ang salitang pinaging banal o sanctified, ang salitang ginamit ng Diyos para sa seremonya ng kasal kapag ang isang babae ay inilalaan o pinabanal para sa isang lalaki. Ipagpalagay, ikinasal ang isang lalaki at ang babaeng pinakasalan niya ay may anim na kapatid na babae. Pagkatapos ng seremonya ay naghihintay siya sa kotse, naghahanda na para pumunta sa honeymoon. Ang isa sa mga kapatid na babae ng asawang babae ay tumabi sa kanya at sinabing, "Tara na!" Tumingin siya sa kanya at nagulat. Sinabi niya, "Hindi kita pinakasalan. Yung kapatid mo ang pinakasalan ko." Ang sagot naman niya ay, "Ano ang pagkakaiba nito? Isa naman ako sa pito. Meron bang pagkakaiba dito?" Para sa mag-asawa, tiyak na meron. Merong isang pinaging banal na itinalaga para sa kanya. Kung ang lahat ng mga kababaihan ay hindi pare-pareho, ang lahat ng araw din ay hindi pare-pareho. Ang Sabat ay nilikha ng Diyos 2,300 taon na bago ang pag-iral ng lahing Hudyo.
Ibinigay ito sa ating mga unang magulang, kina Adan at Eva, sa Harden ng Eden. Ang Sabat ay ibinukod sa paglalang bilang isang walang hanggang simbolo ng kapangyarihan ng Diyos sa paglikha para sa kanyang bayan sa bawat panahon. Nang umalis sila Adan at Eva sa hardin, nanatili ang Sabat bilang paalaala ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sa buong lumang tipan at bagong tipan, ang Sabat ay isang tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Bago niya ibinigay sa mga Israelita ang 10 utos, sa bundok ng Sinai, nangingilin na sila ng araw ng Sabat ng paglalang. Sa Exodus Kapitulo 16, mababasa natin ang kapansin-pansing kwento ng pagbagsak ng mana na mula sa Diyos. Sinabi ng Panginoon sa Exodus Kapitulo 16, ang talata ay 26, anim na araw kayong mamumulot nito, ngunit sa ikapitong araw na siyang Sabat ay hindi magkakaroon nito. Ang Diyos ay gumawa ng isang himala para sa Israel. Natugunan niya ang kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan ng pag-ulan ng tinapay mula sa langit. Ang tinapay o mana na ito ay nahuhulog araw-araw maliban sa Sabat. Kung ang mga Israelita ay magtitipon ng higit sa kanilang makakain, ang natitirang bahagi ay mapapanis. Na ang ilang mga Israelita ay lumabas para mangalap ng mana sa araw ng Sabat, sinabi ng Diyos sa Exodus Kapitulo 16, ang talata ay 28, hanggang kailan ninyo tatanggihang tuparin ang aking mga utos at ang aking mga batas? Sa bundok ng Sinai ay isinulat ng Diyos ang kautusan sa Sabat gamit ang kanyang sariling daliri sa mga tapyas ng bato. Hindi niya isinulat ang mga utos na ito sa buhangin para lamang mapawi. Hindi isinusulat ng Diyos ang utos ng tungkol sa Sabat sa isang maliit na piraso ng papel na nakatago sa isang sulok. Isinulat ito ng Diyos sa mga tapyas ng bato para magtagal magpakailanman. Hindi ipinagkatiwala ng Diyos kay Moses na isulat ito. Hindi pinagkatiwala ng Diyos ang isa sa mga propeta na isulat ito. Kung sa Biblia ay isinulat niya sa mga tapyas ng bato sa pamagitan ng kanyang mga daliri, matatalikuran pa ba natin ang walang hanggang kautusan ng Diyos? Sinasabi ng Biblia sa Exodus Kapitulo 20, ang talata ay 8 hanggang 11, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Ang mapapanatili lamang nating banal ay ang ginawang banal ng Diyos. Hindi kayang gawing banal ng isang tao ang isang bagay. Ginawang banal ng Diyos ang Sabat. Binasbasan niya ito noong paglalang at ang unang salitang sinabi niya, alalahanin. Bakit sinabi ng Diyos na alalahanin? Dahil alam niyang makakalimot tayo. Alam niyang darating ang panahon na malilimutan ng tao ang Sabat. Kaya sinabi ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Tinatawagan tayo ng Diyos pabalik sa kanyang walang hanggang tanda ng paglalang. Kaya sa pagpapatuloy sa talatang 9 ng Kapitulo 20, anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Pansinin ang kanyang sinabi,
na ang ikapitong araw ang Sabat. At tulad ng isang araw bago ang iyong kaarawan at ang araw pagkatapos ng iyong kaarawan, hindi mo ito ginugunita ang araw ng iyong kapanganakan. Ang unang araw, ang pangatlong araw o ang ikaapat na araw ay hindi gumugunita ng pagsilang ng mundo mula sa Diyos na may lalang. Sinasabi niya sa atin kung bakit tayo dapat sumamba sa ikapitong araw. Sa Exodus Kapitulo 20 at Talatay 11, sapagkat sa loob ng anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa ikapitong araw. Kaya't binasbasa ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ang sampung utos ay sumipi sa Genesis at ibinalik tayo noong nilikha ng Diyos ang mundo. Ang Sabat ay hindi kailanman isang eksklusibong institusyong Hudyo. Ito'y ibinigay para sa lahat ng sangkatauhan. Tulad ng utos na huwag kang papatay, ito'y hindi lamang para sa mga Hudyo. Tulad din ng utos na huwag kang gagawa sa iyong sarili ng inukit na larawan, ito'y hindi lamang para sa mga Hudyo. Ang Sabat ay para sa lahat ng tao. Ito'y ibinigay sa ating mga unang magulang bago pa ang pagkakaroon ng bansang Hudyo. Ito'y para sa lahat ng mananampalataya sa luma at bagong tipan. Sinasabi ng Biblia na ang Sabat ay ginawa para sa tao. Ito ay ginawa para sa buong sangkatauhan saan man. Ayon sa Isaiah, Kapitulo 56, ang talata ay 6 at 7. Bawat nangingili ng Sabat at hindi nilalapastangan ito at nag-iingat ng aking tipan, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok. Ano ang banal na bundok ng Diyos? Ano yun? Sa bagong Jerusalem, sa langit. Sinabi niya, bawat nangingili ng Sabat at hindi nilalapastangan ito at nag-iingat ng aking tipan, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan. Sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Sa buong lumang tipan, ang Sabat ay walang hanggang tanda ng Diyos para sa lahat ng kanyang bayan. Ayon sa Ezekiel Kapitulo 20, ang talata ay 12. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Ang Sabat ay hindi lamang isang palatandaan na nilikha tayo ng Diyos. Ito'y isang palatandaan na kaya niyang muling likhain ang ating mga puso. Kapag dumadalo tayo para sambahin siya sa araw ng Sabat, sinasabi natin, O Diyos, ikaw ang makapangyarihang manlalalang. Maari mong likhain muli ang aking puso. Ibinigay ng Diyos ang araw ng Sabat kina Adan at Eva noong paglalang. Ibinigay ng Diyos kay Moses ang araw ng Sabat sa sampung utos. Ibinigay niya ang Sabat bilang isang tanda sa buong lumang tipan ng kanyang kapangyarihang baguhin ang mga puso. Ibinigay niya ang Sabat bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa atin at isang simbolo ng kanyang banal na otoridad. Ngunit, may maaaring magtanong, paano naman ang bagong tipan? Paano naman si Jesu Kristo?
Dumating ba si Jesus para tanggalin ang araw ng Sabbath? Binago ba ng mga alagad ang Sabbath? Sumamba ba sila sa ibang araw? Tignan natin ang bagong tipan. Ano ang itinuturo ni Jesus tungkol sa Sabbath sa Biblia? Sinasabi sa Lucas, Kapitulo 4, ang talata ay 16. Dumating siya sa Nazareth na kanyang nilakhan. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabbath tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa. Nangilin si Jesucristo tuwing Sabbath. Kung gusto ni Jesus na mag-iwan ng isang tanda o simbolo ng pagsamba, hindi mo ba aasahang mag-iwan siya sa atin ng isang positibong halimbawa sa kanyang buhay? Totoo bang ang will and testament ng isang tao ay natatakan sa pamagitan ng kanyang kamatayan? Hindi na natin mababago ang kalooban ng isang tao pagkatapos nilang mamatay. At ang will and testament ni Kristo ay natatakan sa kanyang kamatayan. Ngunit ang legacy ng kanyang buhay ay kagaya ng kanyang kaugalian, pumasok siya sa sinaguga sa araw ng Sabado at tumayo upang magbasa. Tunay nga na iningatan ni Kristo ang Sabat sa Biblia. Siya mismo ang nagsabi sa Marcos Kapitulo 2, ang talata ay 27. Ang Sabbath ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabbath. Hindi nito sinasabing ang Sabbath ay ginawa lamang para sa mga Hudyo. Ang Sabbath ay ginawa para sa tao. Ginawa ba ang Sabado para sa Hudyo? Oo, ang Hudyo ay isang tao. Ginawa ito para sa lahat ng sangkatauhan. Ito'y isang palatandaan na sinasamba natin siyang eksklusibo at lubos natin siyang minamahal. Hindi tayo ginawa para sa Sabbath. Ang Sabbath ay ginawa bilang regalo ng Diyos sa atin. Ang araw ng Sabbath ay regalong pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Tuwing Sabbath ay makakaiwas ang ating pamilya mula sa mga stress ng buhay patungo sa kanyang kapahingahan. Ang mga tensyon ng buhay ay mawawala sa kanyang presensya. Kahit na sa kamatayan ay pinangangalagaan ni Jesucristo ang Sabbath. Ang mga pinakamalapit na tagasunod ni Jesus ay nagpahinga alinsunod sa utos. Hindi nila inimbalsamo ang kanyang katawan sa Sabbath. Nagpahinga si Jesus sa araw ng Sabbath bago siya nabuhay na mag-uli sa unang araw ng Sanlinggo. Iningatan ni Jesus ang Sabbath sa buong buhay niya at iningatan din sa kamatayan. Sinasabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 14, ang talata ay 15, "Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Ang pag-ibig ang umaakay sa atin sa pagsunod. Pag-ibig ang umaakay sa atin sa pag-iingat ng kanyang mga utos. Ang tanong ng marami, paano natin malalaman kung anong araw ang Sabbath? Merong hindi bababa sa tatlong mga paraan. Maaari mong malaman mula sa Biblia, sa wika at astronomiya. Kung alalahanin natin ang Sabbath ay nakasaad sa paglalang at ito'y muling sinabi sa 10 utos na ibinigay kay Moses. Malinaw na walang panahong nawala sa pagitan ni Adan at Moses,
iningatan ni Adan ang ikapitong araw, gayon din si Moses. Sa buong lumang tipan, mula kay Moses hanggang kay Jesus, pinangalagaan ng bayan ng Diyos ang araw ng pamamahinga, kaya't walang panahong nawala doon. Ang kwento ng pagpapako sa krus ay malinaw na nagsisiwalat na ang lingguhang cycle gaya ng nalalaman natin ay hindi nagbabago mula sa panahon ni Jesus hanggang sa ngayon. Tingnan natin ang pagkakasunod-sunod ng mga araw mula sa Biblia. Nagsimula tayo sa araw ng namatay si Jesus. Inilarawan ito ng Biblia sa ganitong paraan. Sa Lucas Kapitulo 23, ang talata ay 54 hanggang Kabanata 24, talatang 1. Nooy araw ng paghahanda at malapit na ang Sabbath, ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tiningnan ang libingan at kung paano inilagay ang kanyang bangkay. Sila'y umuwi at naghanda ng mapabango at mga panghaplos. At nang araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa kautusan. Ang mga pinakamalapit na tagasunod ba ni Jesus ay nangingilin ng Sabat pagkamatay niya? Ano ang sinasabi nito? Nagpahinga sila sa Sabat ayon sa utos. Hindi sila naniniwalang binago ng kanyang kamatayan ang utos sa anumang paraan. Dito ay meron tayong tatlong araw na nakalistang sunod-sunod. Ang araw ng kamatayan ni Kristo, sa kasunod na araw, ang Sabbath, ayon sa utos, ang ikapitong araw. Pagkatapos sinabi ng Biblia, sa Kapitulo 24, ang talata ay 1, subalit ng unang araw ng Sanlinggo sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. Anong ginawa nila? Pumunta sila para pahiran ang kanyang katawan. Pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. Tingnan natin ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapang ito. Ito ay napakalinaw. Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Meron tayong tatlong araw. Ang araw ng paghahanda, ang araw na namatay si Kristo. Anong araw ito? Biyernes, araw ng paghahanda. Ang sumunod na araw, ang Sabbath, ang araw kung saan siya nagpahinga ayon sa utos. Anong araw ito? Sabado, ang araw ng Sabbath. At ang sumunod pang araw, ang unang araw ng Sanlinggo, nang pumunta ang mga babae para pahiran ang kanyang katawan, anong araw na buhay muli si Jesus? Linggo, ang unang araw ng Sanlinggo. Malinaw ang pagkakakilanlan ng Sabbath. Ang Sabbath ay ang ikapitong araw ng lingguhang pag-ikot o ang araw na tinatawag nating Sabado. Higit sa 140 mga wika sa mundo na gumagamit na ang ikapitong araw ng Sanlinggo ay Sabbath. Sa Spanish, ito ay Sabado. Sa Russian, Ukrainian at Bulgarian, ito ay Sabota. Sa Arabic, ito ay As-Sabit. Sa Grego, Sabaton. Sa Portuguese, Sabado. Sa Italian, Sabato. Sa France, Samedi. Sa German, Samstag. Sa Polish, Sabota. Persian, Shambin. Sa Hindi, Sumbat. At Arabic nga ay As-Sabit. Sa lahat ng mga kultura ng mundo, wala nang tanong tungkol dito.
Kapag tinignan natin ang mga wikang ito ay napakapayak. Ang salita para sa Tagalog ng Sabbath ay Sabado, na ito ay hiram din mula sa salitang Sabado ng Espanyol. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan tulad ng Royal Greenwich Observatory sa Greenwich, England at United States Naval Observatory, ang lingguhang pag-ikot ay hindi nagbago. Si Jesus mismo na ating Panginoon at Huwaran ay nangilin ng Sabbath. Maging ang kanyang mga alagad na gaya nina Pedro, Santiago, Juan at Pablo ay nangilin din ng Sabbath. Ayon sa mga Gawa, Kapitulo 17, ang talata ay 1 at 2. Nang makaraan na sina Pablo at Silas sa Amphipolis at sa Apollonia, ay nakarating sila sa Thessalonica, kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian, at sa loob ng 3 Sabbath ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. Si Pablo ay nangaral tungkol kay Kristo. Yun ay araw ng Sabbath. Ang kagili-giliw na bagay ay ang ilang mga hentil ay naroon. Kaya sabi sa mga Gawa Kapitulo 13, ang talata ay 32. At sa pag-alis ni na Pablo at Bernabe, nakiusap ang mga tao na ang mga bagay na ito ay muling sabihin sa kanila sa susunod na Sabbath. Narito si Pablo nakasama ang mga hentil. Ang mga taong ito ay hindi mga Hudyo. Tinuturuan niya sila tungkol kay Jesus. Ayon sa mga Gawa, Kapitulo 13, talatang 44. Nang sumunod na Sabbath ay nagtipon ng halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Dumating ang isang buong lungsod. Purihin ang Diyos. Paano kung ang bawat isa sa lungsod na ito ay pumarito para sumamba sa manlalalang tuwing Sabbath? Makikita natin na ang Sabbath ay kumakatawan sa pagkakaisa ng sangkatauhan. Kay Kristo, tayo'y isang sangkatauhan. At tuwing Sabbath, ipinagdiriwang natin ang ating pagkakaisa. Ayon sa mga Gawa, Kapitulo 16, ang talata ay 13. At sa araw ng Sabbath ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan. At kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. Sa panahong ito ay wala pang gusali ng simbahan. Kaya si Apostol Pablo ay nakikipagtagpo sa isang grupo ng mga mananampalataya sa tabi ng isang tahimik na ilog para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabbath. Sa huling panahon, ikalawang pagdating ni Jesus, sinasabi sa atin sa aklat ng Apokalipsis na ang dadat na niyang mga tapat ay silang mga nangingilin ng Sabbath. Binanggit sa Apokalipsis Kapitulo 14, ang talata ay 12. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ang Sabat ay una, ibinigay noong paglalang. Pangalawa, ibinigay sa Sinai. Pangatlo, iningatan ng kanyang bayan. Pangapat, iningatan ni Jesus. Panglima, kinilala ng mga disipulo at panghuli, tanda ng kapangyarihan ng Diyos, ipangingilin sa bagong lupa. Ayon sa Isaias Kapitulo
66, talatang 22 at 23. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang sabat hanggang sa isa pang sabat, paruroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Ang lahat ng tao ay magsasama-sama bilang isang nagkakaisang sangkatauhan. Magkasama bilang magkakapatid doon sa bagong langit at bagong lupa para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Bilang isang pamilyang mahal ng Diyos, tayo'y inaanyayahan para magbigay ng panahon sa Diyos para siya'y papurihan, bigyang karangalan at walhati. Sama-sama tayong magkakapamilya sa pagbibigay papuri kay Kristo na lumikha ng langit at lupa. Marahil, iniisip mong bago ito sa akin. Ngunit alam kong meron ka lamang isang pagnanais na sundin si Jesus at gawin ang kanyang kalooban. Ngayong nais mo bang sabihin, Jesus, turuan mo po ako ng inyong katotohanan. Gusto kong sumunod sa iyo. Nais kong sambahin ka bilang manlalalang at Panginoon. Nais kong magkaroon ng tunay na kapahingahan ng aking pamilya sa inyo. Ikaw ba'y nagtatanong sa araw ng pagsamba? Linggo o Sabado, alin nga ba ang totoo? Maraming naliligaw sa hulaang mga aral, banal na kasulatan.
kaibigan, alam kong lahat tayo ay busy. Lahat tayo ay napakaraming ginagawa. At halos hindi na nga natin makita yung ating iba pang mga mahal sa buhay pagdating natin sa bahay. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, ang ating Panginoon ay nais din po kayong makasama. Gusto niya rin magkaroon tayo ng family time na kasama natin siya. Sapagkat sa family time na kasama natin siya, mapapahinga tayo sa ating mga stress sa buhay. Mapapahinga tayo sa ating mga kabalaan sa buhay. Marirecharge tayo sa ating pong physical na pangangatawan at tayo'y patuloy na makatatanggap ng pagpapala galing sa itaas mula sa ating Panginoon. Nais mo rin bang magkaroon ng panahon na hindi lamang kasama ang pamilya kundi ang ating Panginoon? Sabi ng Panginoon natin, alalahanin mo ang araw ng Sabbath, tanging araw na nais ng Diyos na makasama ang iyong pamilya sa pagpupuri sa kanyang pangalan. Ito po ba ang nais din po ninyo na maging karanasan sa napakagulo at napakabising mundo? Kung ito po ang inyo pong nais, nais ko pong kayo'y hilingan na samahan ako sa panalangin. Mapagpala naming Diyos, nagpapasalamat kami sa inyo pong kabutihan sa amin. Sa kabila ng amin pong buhay ay abalang-abala sa mga bagay na amin pong gawain sa sanlibutang ito. Kayo po ay patuloy din namang tumatawag sa amin upang magpahinga sa isang araw na kayo po ang kasama ng pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat nagtakda po kayo ng isang araw, ang ikapitong araw, ang Sabbath, upang kami ay pansamantala na tumigil sa aming pong mga gawain na nakakapagod na, nakaka-stress na, at nais mong kami ay magpahinga sa inyo pong pangangasiwa. Panginoon, narito po ang mga pamilya na nais din nilang makapagpahinga kasama ang lahat ng membro na kayo ang sinasamba, ang pinapupurihan at pinasasalamatan. Mahal na Diyos, tanggapin mo po ang mga pamilyang ito na sa kanilang kaabalahan ay handa pong maglaan ng isang tiyak na araw na ito ay ang araw ng Sabbath na kayo ay makasama at makapagpahinga sa buhay na ito. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo ang bawat pamilya at harinaway masumpungan nilang lagi na sa panahon ng pagpapahinga sa araw ng Sabbath ay sila'y marilib, mailayo sa mga lahat ng stress sa buhay, ng lahat ng kapaguran at makaranas sila ng kapahingahan sa inyo pong kanlungan. Pagpalain mo ang kanilang mga pangailangan, pagpalain mo ang kanila pong mga kalusugan at higit sa lahat, lagi nawa kanilang maalaala na dapat bilang isang pamilya, may family time na kasama kayo. Ito pong aming hiling at patuloy na dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong na si Jesus. Amen and amen. Tama, kaibigan, ang Diyos ay patuloy na nag-aanyaya sa iyo at sa iyong pamilya na magtalaga ng natatanging panahon, ang Sabat, ang araw na pinili niya upang tayo ay sumamba at papurihan siya. Ito ay kanyang pinagpalat binasbasan at nais niyang maranasan din natin ang pagpapalang hatid ng Sabat sa lupang ito bilang paghahanda sa pagsamba sa langit na bayan. Ikinagagalak namin na makasama kayo sa ika-anim na bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas sa ganito ring oras at ating tutunghayan kung paano magkakaroon ng maganda at mabuting kalusugan ang ating pamilya.
Kaya kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa pamilyang mahal ng Diyos. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo ay tinatawagan ng Biblia na luwalhatiin ang Diyos sa ating pisikal na katawan. Binibigyan niya tayo ng tagumpay sa paninigarilyo at tagumpay maging sa alkohol. Nais ng Diyos na maging malusog ang ating panibig upang mabuhay ng matagumpay na masagana.
pamilya ay nangangailangan ng family time. Ang Diyos din naman ay nagmamahal sa atin, ay naglaan ng natatanging panahon para siya'y alalahanin, kilalanin, at sambahin bilang manalangin. Nagpahinga siya sa ikapitong araw, hindi dahil sa pagod siya, ngunit dahil alam niyang napapagod tayo. Malugod po namin kayong tinatanggap sa ika-anim na bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pamilya at sa mabuting plano na inihanda ng Panginoon para sa iyo at sa iyong tahanan. Ito ang Tanging Pag-asa Season 3, Pamilyang Mahal ng Diyos. Ngunit bago tayo magsimula, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito, ikaw po ay aming pinapasalamatan. At dalangin po namin ang aming pong tagapagsalita na si Pastor Jerry Cahobe na patuloy niyo pong haplusin ang kanya pong mga labi upang ang salita ng pag-asa ay patuloy pong naming makita. Dalangin namin, Ama, na samahan niyo po kami sa mga oras na ito at inyo po kaming bigyan ng katalinuhan at masayang puso sa pagdinig ng mga pangako at pag-asa na nais niyo pong iparating sa amin. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Pastor, alam mo ba na ang isa sa mga standard o pamantayan ng pag-ibig ay pagkakaroon ng sapat na panahon o oras para sa iyong minamahal? O sa ating kalagayan ay panahon para sa ating pamilya? Oo naman, Verlyn. Alam mo ba, ayon sa aking nabasa na article, isa daw sa dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang pamilya ay dahil sa kawalan ng panahong ginugugol para sa bawat isa o sa loob ng pamilya. Kaya pala, at hindi lamang panahon yung kulang, kung hindi yung pagkakaroon ng kapahingahan mula sa iyong trabaho at ibang bagay at gumugugol ng panahon kasama ang pamilya. Tama, Verlyn. Kaya ang pamanhik po namin sa inyo, samahan kami at si Pastor Jerry Cahobe para alamin ang mga katotohanang nais ng Diyos na malaman mo para sa ikabubuti at ikaliligtas ng iyong buong sambahayan. Ngunit bago natin siya marinig, ating pakinggan at awitin ang ating theme song na maghahanda sa ating puso't isipan upang pakinggan ang mensahe ng katotohanan mula sa Panginoon para sa buong sambahayan. Sukatin ang huwarang pamilya sa pangiban ng tagumpay, santo ay pinakita, di ba't mas may tuturi huwara ng pamilya sa gitna ng pagsubok na natiling tapat sa kaniya. Mama,
pagpatawad sa kanyang mga anak. Nagtiriwalang langit sa pagpatak ng luha ng isang anak na mapagpakumbaba. Nabubuhay tayo sa isang busy o abalang mundo. Ayon nga kay Worsby, this world is run by busiest leaders to the busiest people. Malimit na maraming bagay na dapat gawin, pero kaunti na lang ang panahon. Halos lahat ng tao sa amang lugar ay busy sa trabaho, paglilibang, sa pag-aaral, at iba pa. Pliro at stress sa sunod-sunod na gawain. Maraming deadlines at overload sa trabaho. Ang iba naman, kahit nakauwi na sa tahanan, ay abala pa rin sa pagbubukas ng laptop, cellphone o iPad para sa social media. Kaya sa gitna ng lahat ng kabalahang ito, maraming pamilya ngayon ang wala ng family time. Gaano ba kahalaga na meron tayong panahon para sa pamilya? Ang pinaka-purpose ng family time ay para lumikha ng mga pagkakataon para sa lahat ng mga membro ng pamilya na mahalin at maunawaan ang bawat isa. Sa prosesong ito, lalaki ang mga anak ng masaya at marunong makibagay. Ngayon, narito ang anim na mga benepisyo sa pagkakaroon ng family time. Una, tinataguyod nito ang komunikasyon. Ang pagsasama bilang isang pamilya ay lumilikha ng mga pagkakataon para sa mahalagang diskusyon sa pamilya. Ang mga anak ay mas magiging open sa kanilang mga magulang kapag palaging may quality time na magkasama. Marahil meron silang mga katanungan na nais nilang masagot o nagkakaproblema at nangangailangan ng iyong payo. Ang paggugol ng oras na magkasama ay maaaring magbigay ng lakas ng loob sa mga anak na magtanong ng mga isyong gumugulo sa kanila. Pangalawa, tumutulong sa pagbuo ng kumpiyansa sa sarili. Ang paggugol ng oras na magkasama ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga magulang na matuklasan kung ano ang mga strengths at weaknesses ng kanilang mga anak. Binubuksan din nito ang pintuan sa pagbabahagi ng bagong mga karanasan na makakatulong sa pagbuo ng kumpiyansa sa sarili. Pangatlo, nagbibigay ng mga pagkakataon na maging huwaran. Ang mga magulang ay ang pinakadakila at pinakamaimpluwensyang guro ng isang bata. Ang paggugol ng oras bilang isang pamilya ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga magulang na maging huwaran sa pag-uugali na inaasahan nila sa kanilang mga anak. Mahalagang makita ng mga bata kung paano makayanan ng mga magulang
ang mga panganib, problema, at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Lahat tayo ay lumalaki sa mga bersyon ng ating sariling mga magulang sa ilang mga bahagi. Pangapat, nagtuturo sa mga bata ng mahalagang kasanayan sa pakikisalamuha. Mahalaga ang kasanayang pakikisalamuha sa pagbibinata at pagdadalaga. Maaring maging hamon o maaring maging hamon para sa mga kabataan na maunawaan ang naaangkop na behavior sa pakikipagkapwa. Ang pagkakaroon ng quality time sa pamilya ay nagbibigay daan para masanay ang mga bata sa pakikisalamuha sa iba. Panglima, nagpapabuti ng kalusugan ng pag-iisip. Kapag gumugugol ang oras na magkasama, na ilalabas ng mga bata ang kanilang mga saloobin at damdamin at nakakahingi ng payo tungkol sa mga isyung gumugulo sa kanila. Ang pakikilahog sa masaya, ibinabahaging karanasan, ay maaari ding magkaroon ng malalim na epekto sa kabutihan sa kaisipan. Ang pagkakaroon ng maganda at positibong pakikipag-ugnayan ay kilalang nakakabawas ng stress hormones at tumutulong na pakalmahin ang katawan at isipan. Ang pang-anim at panghuli, tumutulong sa isang bata na makaramdam ng pagmamahal. Kung ang isang bata ay nabibigyan ng buong atensyon, mararamdaman nilang sila'y minamahal at mahalaga. Ito'y patuloy na mapapangalagaan sa pagkakaroon ng masayang karanasan sa paggawang magkakasama. May papakita rin nito na nais mong gumugol ng oras sa iyong mga anak kahit na sa kabila ng lahat ng kabalahan. Ang susi sa paggugol ng positibong panahon sa pamilya na mapapaghusay sa mga positibong relasyon ay ang pagbibigay ng buong pansin. Huwag mag-schedule ng family time kung ang iyong isipan ay nakatuon sa ibang mga alalahanin. Kung tayong pamilya ay nangangailangan ng family time para mas mapabuti ang ating relasyon sa isa't isa, ang Diyos din naman ay nagmamahal sa atin, ay naglaan ng natatanging panahon para siya'y alalahanin, kilalanin, at sambahin bilang manlalalang. Nasa pamamagitan ng araw na ito ay maaari tayong magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Ito ay ang araw ng Sabbath. Ano nga ba ang araw ng Sabbath at gaano ito kahalaga sa atin bilang tagasunod ni Kristo? Sisimulan natin ang pag-aaral sa pasimula sa Genesis. Ang kamangha-manghang do na meron tayo ngayon ay nilikha sa loob ng 6 na literal na araw. Nagsalita ang ating manlalalang at ang mundo ay umiral. Nilagyan ito ng Panginoon ng liwanag at nagkaroon ng kapaligiran. Pinakintab ito ng mga dumadaloy na batis at umaagos na mga ilog. Kinulayan ng magagandang bulaklak at halaman. Binigyang buhay ng mga kahanga-hangang nabubuhay na nilalang. Araw-araw, sa tuwing nakikita ng Diyos ang kanyang gawa, sinasabi niyang, mabuti. At pagkatapos ay dumating ang pinakadakilang tagumpay ng paglalang. Sinabi ng Diyos sa Genesis Kapitulo 1, ang talata ay 26 at 27,
lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos sila nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Hindi makakatanggap ng higit na karangalan ng tao kung hindi na ipakita ng Diyos ang higit na dakilang pag-ibig. Ang lahi ng tao ay obra maestra ng Diyos, ang layunin ng kanyang dakilang pag-ibig. Matapos ang paglalang kina Adan at Eva sa ika-anim na araw, sinasabi sa Biblia sa Genesis Kapitulo 2, ang talata ay 1. Nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga iyon. Anim na araw lamang na paggawa at ang paglikha ay tapos na. Napakaliit ng panahon, ngunit hindi para sa Diyos. Ang tala ng paglikha ay hindi natapos sa ika-anim na araw. Ayon sa Genesis Kapitulo 2, talatang 2 at 3, nang ikapitong araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa at nagpahinga siya ng ikapitong araw mula sa lahat ng gawain kanyang ginawa. Nagpahinga ang Diyos, bakit? Siya'y nasiyahan sa kanyang mga nagawa sa unang anim na araw sa mundo. Pagkatapos, ang Diyos ay gumawa ng isang bagay na sadyang mahalaga. Ayon sa talatang 3, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ginawang banal, sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ang ikapitong araw na Sabbath na ibinigay sa paglalang ay dapat maging panghabang panahong paalaala ng Diyos sa ating pinagmulan. Tingnan natin ang tatlong espesipikong ginawa ng Diyos sa ikapitong araw. Una, binasbasan ito ng Diyos. Sinasabi ng Biblia, binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw. Ginawa niya ang ikapitong araw na isang walang katapusang bukal ng espiritual na pagpapanariwa para sa kanyang bayan at sa lahat pa na darating. Pangalawa, pinakabanal niya ito. Pinabanal niya ang ikapitong araw, ibinukod niya ito bilang isang banal na araw. Isang espesyal na panahon sa bawat pitong araw para patuloy na paalalahanan tayo sa ating mga pinagmulan. Pangatlo, nagpahinga siya rito. Hindi sinasabi ng Biblia na binasbasan ng Diyos ang unang araw, ang pangatlong araw, ang ikalimang araw, o anumang iba pang araw maliban sa ikapito. At kung ano ang binasbasan ng Diyos ayon sa unang Kronika, Kapitulo 17, talatang 27, ay pinagpapala niya magpakailanman. Ang pagbibigay basbas ay paglalagay sa isang bagay ng presensya ng Diyos. Binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw sa pamamagitan ng paggawa nito bilang walang hanggang tanda ng kanyang makapangyarihang paglalang at walang hanggang pag-ibig. Nagpahinga siya sa ikapitong araw, hindi dahil sa pagod siya, ngunit dahil alam niyang napapagod tayo. Pinabanal ng Diyos ang ikapitong araw, ibinukod niya ito para sa banal na paggamit. Ang salitang pinaging banal o sanctified, ang salitang ginamit ng Diyos para sa seremonya ng kasal kapag ang isang babae ay inilalaan o pinabanal para sa isang lalaki. Ipagpalagay, ikinasal ang isang lalaki.
at ang babaeng pinakasalan niya ay may anim na kapatid na babae. Pagkatapos ng seremonya ay naghihintay siya sa kotse. Naghahanda na para pumunta sa honeymoon. Ang isa sa mga kapatid na babae ng asawang babae ay tumabi sa kanya at sinabing, "Tara na!" Tumingin siya sa kanya at nagulat. Sinabi niya, "Hindi kita pinakasalan. Yung kapatid mo ang pinakasalan ko." Ang sagot naman niya ay, "Ano ang pagkakaiba nito? Isa naman ako sa pito. Meron bang pagkakaiba dito?" Para sa mag-asawa, tiyak na meron. Merong isang pinaging banal na itinalaga para sa kanya. Kung ang lahat ng mga kababaihan ay hindi pare-pareho, ang lahat ng araw din ay hindi pare-pareho. Ang Sabat ay nilikha ng Diyos 2,300 taon na bago ang pag-iral ng lahing Hudyo. Ibinigay ito sa ating mga unang magulang kina Adan at Eva sa Harden ng Eden. Ang Sabat ay ibinukod sa paglalang bilang isang walang hanggang simbolo ng kapangyarihan ng Diyos sa paglikha para sa kanyang bayan sa bawat panahon. Nang umalis sila Adan at Eva sa hardin, nanatili ang Sabat bilang paalaala ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sa buong lumang tipan at bagong tipan, ang Sabat ay isang tanda sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Bago niya ibinigay sa mga Israelita ang 10 utos, sa bundok ng Sinai, nangingilin na sila ng araw ng Sabat ng paglalang. Sa Exodus Kapitulo 16, mababasa natin ang kapansin-pansing kwento ng pagbagsak ng mana na mula sa Diyos. Sinabi ng Panginoon sa Exodus Kapitulo 16, ang talata ay 26, "Anim na araw kayong mamumulot nito, ngunit sa ikapitong araw na siyang Sabat ay hindi magkakaroon nito." Ang Diyos ay gumawa ng isang himala para sa Israel. Natugunan niya ang kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan ng pag-ulan ng tinapay mula sa langit. Ang tinapay o mana na ito ay nahuhulog araw-araw maliban sa Sabat. Kung ang mga Israelita ay magtitipon ng higit sa kanilang makakain, ang natitirang bahagi ay mapapanis. Na ang ilang mga Israelita ay lumabas para mangalap ng mana sa araw ng Sabat, sinabi ng Diyos sa Exodus Kapitulo 16, ang talata ay 28, "Hanggang kailan ninyo tatanggihang tuparin ang aking mga utos at ang aking mga batas?" Sa bundok ng Sinai ay isinulat ng Diyos ang kautusan sa Sabat gamit ang kanyang sariling daliri sa mga tapyas ng bato. Hindi niya isinulat ang mga utos na ito sa buhangin para lamang mapawi. Hindi isinusulat ng Diyos ang utos ng tungkol sa Sabat sa isang maliit na piraso ng papel na nakatago sa isang sulok. Isinulat ito ng Diyos sa mga tapyas ng bato para magtagal magpakailanman. Hindi ipinagkatiwala ng Diyos kay Moses na isulat ito. Hindi pinagkatiwala ng Diyos ang isa sa mga propeta na isulat ito. Kung sa Biblia ay isinulat niya sa mga tapyas ng bato sa pamagitan ng kanyang mga daliri, matatalikuran pa ba natin ang walang hanggang kautusan ng Diyos? Sinasabi ng Biblia sa Exodus Kapitulo 20, ang talata ay 8-11, "Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Ang mapapanatili lamang nating banal
ay ang ginawang banal ng Diyos. Hindi kayang gawing banal ng isang tao ang isang bagay. Ginawang banal ng Diyos ang Sabbath. Binasbasan niya ito noong paglalang. At ang unang salitang sinabi niya, alalahanin. Bakit sinabi ng Diyos na alalahanin? Dahil alam niyang makakalimot tayo. Alam niyang darating ang panahon na malilimutan ng tao ang Sabbath. Kaya't sinabi ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ingatan itong banal. Tinatawagan tayo ng Diyos pabalik sa kanyang walang hanggang tanda ng paglalang. Kaya sa pagpapatuloy sa talatang 9 ng kapitulo 20, 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang 7th araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Pansinin ang kanyang sinabi na ang 7th araw ang Sabbath. At tulad ng isang araw bago ang iyong kaarawan at ang araw pagkatapos ng iyong kaarawan, hindi mo ito ginugunita ang araw ng iyong kapanganakan. Ang unang araw, ang pangatlong araw o ang 4th araw ay hindi gumugunita ng pagsilang ng mundo mula sa Diyos na may lalang. Sinasabi niya sa atin kung bakit tayo dapat sumamba sa 7th araw. Sa Exodus kapitulo 20 at talatay 11, sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng naroroon, at nagpahinga sa 7th araw. Kaya't binasbasa ng Panginoon ang araw ng Sabbath at ginawa itong banal. Ang 10 utos ay sumipi sa Genesis at ibinalik tayo noong nilikha ng Diyos ang mundo. Ang Sabbath ay hindi kailanman isang eksklusibong institusyong Hudyo. Ito'y ibinigay para sa lahat ng sangkatauhan. Tulad ng utos na huwag kang papatay, ito'y hindi lamang para sa mga Hudyo. Tulad din ng utos na huwag kang gagawa sa iyong sarili ng inukit na larawan, ito'y hindi lamang para sa mga Hudyo. Ang Sabbath ay para sa lahat ng tao. Ito'y ibinigay sa ating mga unang magulang bago pa ang pagkakaroon ng bansang Hudyo. Ito'y para sa lahat ng mananampalataya sa luma at bagong tipan. Sinasabi ng Biblia na ang Sabbath ay ginawa para sa tao. Ito ay ginawa para sa buong sangkatauhan saan man. Ayon sa Isaiah, Kapitulo 56, ang talata ay 6 at 7. Bawat nangingili ng Sabbath at hindi nilalapastangan ito at nag-iingat ng aking tipan, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok. Ano ang banal na bundok ng Diyos? Ano yun? Sa bagong Jerusalem, sa langit. Sinabi niya, bawat nangingili ng Sabbath at hindi nilalapastangan ito at nag-iingat ng aking tipan, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan. Sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Sa buong lumang tipan, ang Sabbath ay walang hanggang tanda ng Diyos para sa lahat ng kanyang bayan. Ayon sa Ezekiel Kapitulo 20, ang talata ay 12. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabbath bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman
na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Ang Sabat ay hindi lamang isang palatandaan na nilikha tayo ng Diyos. Ito'y isang palatandaan na kaya niyang muling likhain ang ating mga puso. Kapag dumadalo tayo para sambahin siya sa araw ng Sabat, sinasabi nating, O Diyos, ikaw ang makapangyarihang manlalalang. Maari mong likhaing muli ang aking puso. Ibinigay ng Diyos ang araw ng Sabat kina Adan at Eva noong paglalang. Ibinigay ng Diyos kay Moses ang araw ng Sabat sa 10 utos. Ibinigay niya ang Sabat bilang isang tanda sa buong lumang tipan ng kanyang kapangyarihang baguhin ang mga puso. Ibinigay niya ang Sabat bilang tanda ng kanyang pagmamahal sa atin at isang simbolo ng kanyang banal na otoridad. Ngunit, may maaaring magtanong, paano naman ang bagong tipan? Paano naman si Jesucristo? Dumating ba si Jesus para tanggalin ang araw ng Sabat? Binago ba ng mga alagad ang Sabat? Sumamba ba sila sa ibang araw? Tignan natin ang bagong tipan. Ano ang itinuturo ni Jesus tungkol sa Sabat sa Biblia? Sinasabi sa Lucas, Kapitulo 4, ang talata ay 16. Dumating siya sa Nazareth na kanyang nilakhan. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya upang bumasa. Nangilin si Jesucristo tuwing Sabat. Kung gusto ni Jesus na mag-iwan ng isang tanda o simbolo ng pagsamba, hindi mo ba aasahang mag-iwan siya sa atin ng isang positibong halimbawa sa kanyang buhay? Totoo bang ang will and testament ng isang tao ay natatakan sa pamagitan ng kanyang kamatayan? Hindi na natin mababago ang kalooban ng isang tao pagkatapos nilang mamatay. At ang will and testament ni Kristo ay natatakan sa kanyang kamatayan. Ngunit ang legacy ng kanyang buhay ay kagaya ng kanyang kaugalian, pumasok siya sa sinaguga sa araw ng Sabado at tumayo upang magbasa. Tunay nga na iningatan ni Kristo ang Sabat sa Biblia. Siya mismo ang nagsabi sa Marcos Kapitulo 2, ang talata ay 27. Ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Hindi nito sinasabing ang Sabat ay ginawa lamang para sa mga Hudyo. Ang Sabat ay ginawa para sa tao. Ginawa ba ang Sabado para sa Hudyo? Oo, ang Hudyo ay isang tao. Ginawa ito para sa lahat ng sangkatauhan. Ito'y isang palatandaan na sinasamba natin siyang eksklusibo at lubos natin siyang minamahal. Hindi tayo ginawa para sa Sabat. Ang Sabat ay ginawa bilang regalo ng Diyos sa atin. Ang araw ng Sabat ay regalong pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Tuwing Sabat ay makakaiwas ang ating pamilya mula sa mga stress ng buhay patungo sa kanyang kapahingahan. Ang mga tensyon ng buhay ay mawawala sa kanyang presensya. Kahit na sa kamatayan ay pinangangalagaan ni Jesucristo ang Sabat. Ang mga pinakamalapit na tagasunod ni Jesus ay nagpahinga alinsunod sa utos. Hindi nila inimbalsamo ang kanyang katawan sa Sabat. Nagpahinga si Jesus sa araw ng Sabat
bago siya nabuhay na mag-uli sa unang araw ng Sanglinggo. Iningatan ni Jesus ang Sabat sa buong buhay niya at iningatan din sa kamatayan. Sinasabi ni Jesus sa Juan Kapitulo 14, ang talata ay 15, "Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Ang pag-ibig ang umaakay sa atin sa pagsunod. Pag-ibig ang umaakay sa atin sa pag-iingat ng kanyang mga utos. Ang tanong ng marami, paano natin malalaman kung anong araw ang Sabat? Merong hindi bababa sa tatlong mga paraan. Maaari mong malaman mula sa Biblia, sa wika at astronomiya. Kung alalahanin natin ang Sabat ay nakasaad sa paglalang at ito'y muling sinabi sa 10 utos na ibinigay kay Moses. Malinaw na walang panahong nawala sa pagitan ni Adan at Moses. Iningatan ni Adan ang 7th araw, gayon din si Moses. Sa buong lumang tipan, mula kay Moses hanggang kay Jesus, pinangalagaan ng bayan ng Diyos ang araw ng pamamahinga, kaya't walang panahong nawala doon. Ang kwento ng pagpapako sa krus ay malinaw na nagsisiwalat na ang lingguhang cycle gaya ng nalalaman natin ay hindi nagbabago mula sa panahon ni Jesus hanggang sa ngayon. Tingnan natin ang pagkakasunod-sunod ng mga araw mula sa Biblia. Nagsimula tayo sa araw ng namatay si Jesus. Inilarawan ito ng Biblia sa ganitong paraan. Sa Lucas Kapitulo 23, ang talata ay 54 hanggang Kabanata 24, talatang 1. Nooy araw ng paghahanda at malapit na ang Sabat, ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tiningnan ang libingan at kung paano inilagay ang kanyang bangkay. Sila'y umuwi at naghanda ng mapabango at mga panghaplos. At nang araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa kautusan. Ang mga pinakamalapit na tagasunod ba ni Jesus ay nangingilin ng Sabat pagkamatay niya? Ano ang sinasabi nito? Nagpahinga sila sa Sabat ayon sa utos. Hindi sila naniniwalang binago ng kanyang kamatayan ang utos sa anumang paraan. Dito ay meron tayong tatlong araw na nakalistang sunod-sunod. Ang araw ng kamatayan ni Kristo, sa kasunod na araw, ang Sabat, ayon sa utos, ang 7th araw. Pagkatapos sinabi ng Biblia, sa Kapitulo 24, ang talata ay 1, "Subalit ng unang araw ng Sanlinggo, sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda." Anong ginawa nila? Pumunta sila para pahiran ang kanyang katawan. Pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. Tingnan natin ang pagkakasunod-sunod ng mga kaganapang ito. Ito ay napakalinaw. Pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Meron tayong tatlong araw. Ang araw ng paghahanda, ang araw na namatay si Kristo. Anong araw ito? Biyernes, araw ng paghahanda. Ang sumunod na araw, ang Sabat, ang araw kung saan siya nagpahinga ayon sa utos. Anong araw ito? Sabado, ang araw ng Sabat. At ang sumunod pang araw, ang unang araw ng Sanlinggo, nang pumunta ang mga babae para pahiran ang kanyang katawan, anong araw na buhay muli si Jesus? Linggo, ang unang araw
ng Sanlinggo. Malinaw ang pagkakakilanlan ng Sabat. Ang Sabat ay ang ikapitong araw ng Lingguhang Pag-ikot o ang araw na tinatawag nating Sabado. Higit sa 140 mga wika sa mundo na gumagamit na ang ikapitong araw ng Sanlinggo ay Sabat. Sa Spanish, ito ay Sabado. Sa Russian, Ukrainian at Bulgarian, ito ay Sabota. Sa Arabic, ito ay As-Sabit. Sa Grego, Sabaton. Sa Portuguese, Sabado. Sa Italian, Sabato. Sa French, Samedi. Sa German, Samstag. Sa Polish, Sabota. Persian, Shambin. Sa Hindi, Sumbat. At Arabic nga ay As-Sabit. Sa lahat ng mga kultura ng mundo, wala nang tanong tungkol dito. Kapag tinignan natin ang mga wikang ito, ay napakapayak. Ang salita para sa Tagalog ng Sabbath ay Sabado, na ito ay hiram din mula sa salitang Sabado ng Espanyol. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan tulad ng Royal Greenwich Observatory sa Greenwich, England at United States Naval Observatory, ang Lingguhang Pag-ikot ay hindi nagbago. Si Jesus mismo na ating Panginoon at Huwaran ay nangilin ng Sabat. Maging ang kanyang mga alagad na gaya nina Pedro, Santiago, Juan at Pablo ay nangilin din ng Sabat. Ayon sa mga Gawa, Kapitulo 17, ang talata ay 1 at 2. Nang makaraan na sina Pablo at Silas sa Amphipolis at sa Apollonia, ay nakarating sila sa Tesalonica, kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo ay pumasok ayon sa kanyang kaugalian, at sa loob ng 3 sabat ay nangatwiran sa kanila mula sa mga kasulatan. Si Pablo ay nangaral tungkol kay Kristo. Yun ay araw ng sabat. Ang kagili-giliw na bagay ay ang ilang mga hentil ay naroon. Kaya sabi sa mga Gawa Kapitulo 13, ang talata ay 32. At sa pag-alis ni na Pablo at Bernabe, nakiusap ang mga tao na ang mga bagay na ito ay muling sabihin sa kanila sa susunod na Sabat. Narito si Pablo nakasama ang mga hentil. Ang mga taong ito ay hindi mga Hudyo. Tinuturuan niya sila tungkol kay Jesus. Ayon sa mga Gawa, Kapitulo 13, talatang 44. Nang sumunod na Sabat ay nagtipon ng halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Dumating ang isang buong lungsod. Purihin ang Diyos! Paano kung ang bawat isa sa lungsod na ito ay pumarito para sumamba sa manlalalang tuwing Sabat? Makikita natin na ang Sabat ay kumakatawan sa pagkakaisa ng sangkatauhan. Kay Kristo, tayo'y isang sangkatauhan. At tuwing Sabat, ipinagdiriwang natin ang ating pagkakaisa. Ayon sa mga Gawa, Kapitulo 16, ang talata ay 13. At sa araw ng Sabat ay pumunta kami sa labas ng pintuan sa may tabi ng ilog na sa palagay namin ay may dakong panalanginan. At kami umupo at nakipag-usap sa mga babaeng nagtitipon doon. Sa panahong ito ay wala pang gusali ng simbahan. Kaya si Apostol Pablo
ay nakikipagtagpo sa isang grupo ng mga mananampalataya sa tabi ng isang tahimik na ilog para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Sa huling panahon, ikalawang pagdating ni Jesus, sinasabi sa atin sa aklat ng Apokalipsis na ang dadatnan niyang mga tapat ay silang mga nangingilin ng Sabat. Binanggit sa Apokalipsis Kapitulo 14, ang talata ay 12. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ang Sabat ay una, ibinigay noong paglalang. Pangalawa, ibinigay sa Sinai. Pangatlo, iningatan ng kanyang bayan. Pangapat, iningatan ni Jesus. Panglima, kinilala ng mga disipulo at panghuli, tanda ng kapangyarihan ng Diyos, ipangingilin sa bagong lupa. Ayon sa Isaiah Kapitulo 66, talatang 22 at 23. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harapan ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang Sabat hanggang sa isa pang Sabat, paruroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Ang lahat ng tao ay magsasama-sama bilang isang nagkakaisang sangkatauhan. Magkasama bilang magkakapatid doon sa bagong langit at bagong lupa para sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Bilang isang pamilyang mahal ng Diyos, tayo'y inaanyayahan para magbigay ng panahon sa Diyos para siya'y papurihan, bigyang karangalan at walhati. Sama-sama tayong magkakapamilya sa pagbibigay papuri kay Kristo na lumikha ng langit at lupa. Marahil, iniisip mong bago ito sa akin. Ngunit alam kong meron ka lamang isang pagnanais na sundin si Jesus at gawin ang kanyang kalooban. Ngayong nais mo bang sabihin, Jesus, turuan mo po ako ng inyong katotohanan. Gusto kong sumunod sa iyo. Nais kong sambahin ka bilang manlalalang at Panginoon. Nais kong magkaroon ng tunay na kapahingahan ng aking pamilya sa inyo. Ikaw ba'y nagtatanong sa araw ng pagsamba? Sulatan ang
Kaibigan, alam kong lahat tayo ay busy. Lahat tayo ay napakaraming ginagawa. At halos hindi na nga natin makita yung ating iba pang mga mahal sa buhay pagdating natin sa bahay. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, ang ating Panginoon ay nais din po kayong makasama. Gusto niya rin magkaroon tayo ng family time na kasama natin siya. Sapagkat sa family time na kasama natin siya, mapapahinga tayo sa ating mga stress sa buhay. Mapapahinga tayo sa ating mga kabalaan sa buhay. Marirecharge tayo sa ating pong physical na pangangatawan at tayo'y patuloy na makatatanggap ng pagpapala galing sa itaas mula sa ating Panginoon. Nais mo rin bang magkaroon ng panahon na hindi lamang kasama ang pamilya, kundi ang ating Panginoon? Sabi ng Panginoon natin, alalahanin mo ang araw ng Sabbath, tanging araw na nais ng Diyos na makasama ang iyong pamilya sa pagpupuri sa Kanyang pangalan. Ito po ba ang nais din po ninyo na maging karanasan sa napakagulo at napakabising mundo? Kung ito po ang inyo pong nais, nais ko pong kayo'y hilingan na samahan ako sa panalangin. Mapagpala naming Diyos, nagpapasalamat kami sa inyo pong kabutihan sa amin. Sa kabila ng aming pong buhay ay abalang-abala sa mga bagay na aming pong gawain sa sanlibutang ito. Kayo po ay patuloy din namang tumatawag sa amin upang magpahinga sa isang araw na kayo po ang kasama ng pamilya. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat nagtakda po kayo ng isang araw, ang ikapitong araw, ang Sabbath, upang kami ay pansamantala na tumigil sa amin pong mga gawain na nakakapagod na, nakaka-stress na, at nais mong kami ay magpahinga sa inyo pong pangangasiwa. Panginoon, narito po ang mga pamilya na nais din nilang makapagpahinga kasama ang lahat ng membro na kayo ang sinasamba, ang pinapupurihan at pinasasalamatan. Mahal na Diyos, tanggapin mo po ang mga pamilyang ito na sa kanilang kaabalahan ay handa pong maglaan ng isang tiyak na araw na ito ay ang araw ng Sabbath na kayo ay makasama at makapagpahinga sa buhay na ito. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo ang bawat pamilya at harinaway masumpungan nilang lagi na sa panahon ng pagpapahinga sa araw ng Sabbath ay sila'y marilib, mailayo sa mga lahat ng stress sa buhay, ng lahat ng kapaguran at makaranas sila ng kapahingahan sa inyo pong kanlungan. Pagpalain mo ang kanilang mga pangailangan, pagpalain mo ang kanila pong mga kalusugan at higit sa lahat, lagi nawang kanilang maalaala na dapat bilang isang pamilya, may family time na kasama kayo.
Ito po ang aming hiling at patuloy na dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon na si Jesus. Amen and amen. Tama, kaibigan, ang Diyos ay patuloy na nag-aanyaya sa iyo at sa iyong pamilya na magtalaga ng natatanging panahon, ang Sabat, ang araw na pinili niya upang tayo ay sumamba at papurihan siya. Ito ay kanyang pinagpalat binasbasan at nais niyang maranasan din natin ang pagpapalang hatid ng Sabat sa lupang ito bilang paghahanda sa pagsamba sa langit na bayan. Ikinagagalak namin na makasama kayo sa ika-anim na bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas sa ganito ring oras at ating tutunghayan kung paano magkakaroon ng maganda at mabuting kalusugan ang ating pamilya. Kaya kaibigan, kung ang nais mo ay sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa Pamilyang Mahal ng Diyos. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo ay tinatawagan ng Biblia na luwalhatiin ang Diyos sa ating pisikal na katawan. Binibigyan niya tayo ng tagumpay sa paninigarilyo at tagumpay maging sa alkohol. Nais ng Diyos na maging malusog ang ating pamilya upang mabuhay ng matagumpay na masagana buhay.